So ayan guys, so dapat natin siyang hugasan ng mabuti yung ano, yung karne, yung meat. Para po wala siyang ano, wala siyang dumi bago natin siya lutuin. And importante din nating hugasan ng mabuti para din hindi tayo magkasakit, kasi hindi kasi pwedeng galing sa plastic or sa supermarket lulutuin ka agad. So dapat talaga hugasan talaga siya ng maigi po, para ano talaga siya, iwas po tayo sa mga sakit and ano, and para din ano, healthy tayo. So yung recipe na po, ano lang talaga to siya, pinaka madaling lutuin at I think lahat ng mga ano, ng mga tao or even kids like this. So ayan na siya. So i-mix na po natin siya. After kuhugasan, so i-mix na natin siya. Yung onions and ano siya, onions and garlic. So i-mix natin siya ng mabuti. Lahat ng ingredients i-ano po natin siya, ihalo lahat. Ayan po. So soy sauce din 'yan siya. So ayan po siya. So isang 1 tablespoon of ano lang siya, Knorr soy sauce ang ginamit ko, and then 1 teaspoon of salt and 1/2 teaspoon of ground black pepper. So ayan po yung mga ano, ingredients lang na kailangan natin. And syempre idagdag din natin yung ano, yung egg. So kasi 1 kilo yan siya, so ang ginamit ko 3 eggs. So ayan, ihalo po natin siya diyan nang mabuti. Tapos ayan po yung breadcrumbs. So yung breadcrumbs na ginamit ko is ano lang siya, 1/2 cup na plain breadcrumbs, para ihalo natin sa ating ingredients para mas lalo siyang masarap at crunchy siya mamaya. So ayan, haluin lang natin ng maigi bago natin siya i gawing lutuin siya. So tingnan niyo po mamaya kung paano ko siya gagawing circle yung ano, yung meat bago siya i-fry. So ayan, haluin talaga natin ng maigi para yung mga ano, ingredients maabsorb talaga sa ano, sa meat. And then idagdag ko din pala dito, nagdagdag ako ng unting ano lang siya, carrot. So ayan po siya. I-mix po natin siya para ano lang, para maging makulay din yung ano natin, yung dish natin. Pwede din siya, optional din yung ano, yung carrot. But since may mga kids kasi, so kaya nilagyan ko na din para hindi nila alam na ano, carrots pala yung color orange. So ayan, mix pa rin natin ng maigi. Ayan din siya. So ayan ang gagawin ko, ayan po siya. So dapat talaga hugasan na mabuti yung kamay bago natin i-roll yung meat sa ating kamay. So dapat talaga importanteng maghugas ng maigi sa ating kamay para wala pong ano, bacteria sa ano, tayong makukuha. So always ano, wash your hands before and after you cook, prepare food. So ayan siya. Ganun lang siya ka-simple na ano, pag-roll ng meat para maging bowl siya. So ayan siya. So ayan, ano lang siya ang magagawa ko diyan. Let's 2 4 2 4 6 8 12 14. So ayan po yung nagawa ko dyan, mga 20 pieces. Kasi, akala ko kasi, kasi malaki siya eh, kasi hindi pa siya luto. So, yun pala, kahit malaki siya yung nagro-roll pa tayo na para maging bowls, kahit sa tingin natin na malaki pala siya, pag once maluto na, maging ano na siya, it turns to maliit na. So maliliit na yung ano siya, once maluto na, maliliit na pala ito. So sakto lang yung ano talaga, 1 tablespoon yung pag-roll natin ng ano, ng meat.
So ayan siya, patapos na. So after diyan, mag-iingit na po tayo ng ano, yung sa oil bago natin siya i-fry. So yung iba kasi nilalagyan nila ng flour. So ako kasi ayoko lagyan kasi gusto ko pure lang talaga siya. Pure meat lang talaga yung kakain tayo, yung maano natin, ma-taste natin is purely meat talaga. Kasi pag may flour, ano na kasi siya eh, parang kakapal na, so hindi mo na malalasahan yung meat talaga. So ayan po, yung ginamit ko lang talaga is ano to siya, meatballs, Filipino style. Yan yung pinaka-easy at ano lang talaga, saktong taste ang malalasahan po natin dyan.